So, hello, it's me again. I am Denden Obra, and today, magtatakal naman tayo ng drug education and vice control and other related jurisprudence. So, I'm gonna make it more actual and practical sa pagdi-discuss ko, and also going to use layman's term and jargons para mas maintindihan natin itong pinaka sumatotal ng drug education and vice control. So yeah, let's go. Drugs, when we say drugs, so ang drugs ay define, ito ay substance na ginagamit bilang gamot or tinitake natin, we've been taking into our body na nakaka-apekto sa ating katawan, sa ating pag-iisip, at of course, because it's been taken by our body, so it have a potential for abuse. So without an advice or prescription from physician, pag walang prescription ng doktor, ito ay pwede maging delikado sa atin. But what Republic Act 9165 talks about with this? You know what? Republic Act 9165, hindi niya define ang dangerous drugs. Wala doon yung definition kung ano ba yung dangerous drugs, ano ba ibig sabihin ng mga bawal na droga. What the 9165, Republic Act 9165 do or does is that he just enumerated the list of drugs na dangerous kuno. Okay, so sabi nga sa batas, as in the law which is not included, should be excluded. So, all of those drugs na hindi naman include sa Republic Act 9165 ay hindi dangerous drugs or hindi illegal na droga. Pero as per se, for the definition of drugs, alam natin, ito yung tinitake natin sa katawan natin na pwedeng maging gamot or gamot siya per se. Pero dahil ginagawa natin dahil subject siya sa abuse, so doon siya nakakasama. So, let's dive on the next. So, there are two forms of drugs, diba? When we say two forms, dalawang uri or dalawang forma ng droga, ito yung natural at saka yung synthetic or artificial. Kung sinabi natin natural, ito yung mga droga na galing sa plants, sa dahon, sa mga bulaklak, sa resin, sa harnish, sa opium, and sa marijuana. There are natural per se, di ba? Hindi siya ginamita ng mga chemicals na composition or mixing, di ba? Yun yung pinagkaiba niya sa synthetic. Kasi pag sinabi natin synthetic, ito yung ginamit na term ng NDCS, yung National Drug Control Strategy, na National Synthetic Drugs Action Plan in 2006. Ay sinasabi dito na ito yung mga droga na yung origin nila ay hindi organic o hindi nasa halaman, di ba? But rather, ito ay ginawa because of the chemical synthesis, so yung mga paghalo-halo ng droga. Okay, so itong mga synthetic drugs na to ay pinudrew sa mga clandestine laboratory, sa mga laboratorio na kung saan ginagawa yung mga droga, which it includes yun yung mga droga na controlled or pinagbabawal ng batas. Dahil, ito ay ginagamit lang for medical practice. So, prescribed drugs. Diba? From the word itself, ito yung, there are prescribed according to the individual's age, weight, height, and should not be taken by anyone else unless you have the prescription from the doctor. So, paano ba umeepekto ang droga, di ba? So, most of the drugs are act within the cell or basic unit of life sa pinaka-cell rather than on the surface of the cell. So, sa loob mismo ng cell, di ba? So, in the extracellular fluids of the body. So, similar to the normal body chemicals, ang droga ay papasok sa cells and participate a few step of normal sequence of the cellular process. Then, ang drugs may later interfere or replace the chemical or normal cellular life. Hopefully, for the betterment of the person sana. Pero what if kung ang droga ang tinitake mo is those dangerous drugs? Of course, it would be having a effect, bad effects on your body. Or worst case scenario, pwede ka pang mamatay.
So let's go with the effects muna ng droga sa ating central nervous system. So sa ating, yan, sa ating mga brain cells, sa ating utak, no? So we have dopamine pathways sa stimulant drugs. So ito yung mga happy hormones natin, diba? Dopamine or 3,4-dihydroxypenethylamine is a neurotransmitter in the catecholamine and phenethylamine families that plays a number of important roles in the brains and body of the animals. So we have reward, pleasure, euphoria, or motor function. This is one of the our happy hormones, diba? Dopamine, may mga iniinom nga nitong gamot for you to stimulate your dopamine. So yeah, let's go with other. Serotonin is another happy hormone we have. So serotonin pathways or hallucinogens, serotonin or 5-hydroxytryptamine is a monoamine neurotransmitters. Psychedelic drugs and this psychedelic drugs or psilocin, pilocin, mescaline, penicillin is for the mood, memory processing, sleep and cognition. So for the GABA receptors o yung depressant, is a chemical messenger that is widely distributed in the brain. So GABA natural function is to reduce the activity of neurons to which it binds. Other researchers, naniniwala sila na isa sa mga purpose ng GABA is to serve to control the fear or anxiety experience when the neurons are overexcited. So GABA is classified as an inhibitory neurotransmitter as opposed to oxidatory neurotransmitters. So ito ay chief inhibitory neurotransmitter in the mammalian nervous system, central nervous system, and ito ay it plays the role in regulating neural excitability throughout the nervous system. Now we have stimulant drugs, dumadaan yan sa ating dopamine pathways. Yung mga hallucinogens natin, there are dumadaan sila sa serotonin pathways. And for those depressants is for the GABA receptors. So dito naman tayo sa amount ng dosage, yung sa dami ng dosage na tinitake natin, both prescribed drugs and dangerous drugs. We have the minimal dose, the maximal dose, toxic dose and abusive dose. And then the lethal dose. So let's go with the pinaka-konti hanggang sa pinakamarami. Start sa pinakakonte, which is the minimal dose. Ito yung amount na needed lang para pagalingin tayo sa sakit natin. And it's the smallest amount na nakapagbibigay ng therapeutic effect o yung pagpapagaling sa ating karamdaman. Pag sinabi nating maximal dose, ito yung pinakamalaking amount o dami ng droga na makapagbibigay ng paggaling, therapeutic effect, na walang kahit na anong symptoms ng pagkalason. So, minimal dose and the maximal dose. So, labas na tayo sa dosage ng pagpapagaling. Dito na tayo sa toxic dose. Ito yung amount ng droga na nakakapag-produce ng hindi magandang epekto at mga sintomas ng pagkalason. When we see abusive dose, ito na yung ginagawa ng mga nagtumitake ng mga all of those drugs ay pwedeng maging dangerous drugs even though na hindi. Kapag ito ay subject for abuse or sobrang dami mong ginagamit from its normal or prescribed amount. Katulad nitong abusive dose, 'di ba? Kahit naman sabihin paracetamol 'yan kung ang tira mo ay abusive dose na, 'di ba? Yung amount na needed para makapaglabas ng side effects or action desired by the individual who improperly used it. Kasi mali na yung paggamit mo, bo. Paracetamol, tas titirahan mo ng Bioflu. Tas Bioflu, titirahan mo ng Nucep, di ba? It will be tantamount for abusive dose. And hindi lang isa, kundi dalawa, tatlo, di ba? So let's go na sa pinakamalala and worst case scenario, the lethal dose. Ito yung amount ng droga na pwede ka nang mamatay. So, paano ang droga ay ina-administered? Sinabi na ating na-administered is tinitake. Okay? Or dumadaan sa atin.
course, pinaka ano is the oral. Ito yung pinaka safest environment. And economical, matipid, 'di ba? Narota. Whenever possible. Pag nagtitake ng droga by means of your mouth, inumin, 'di ba? Second form is the injection. Ito yung form na yung drug administration na nagbibigay ng mabilisang epekto rather than oral method. Kasi when we done the oral method, tutunawin pa siya sa chan natin eh. And then, yung chan natin or yung digestive system natin, pag sobra na siya, actually, hindi niya rin ina-absorb lab. O kaya naman, yung mismo absorption natin is mahina, yung ibang droga eh nasasayang lang, natatapon lang, dumadaan lang sa nagiging waste material lang. Pero pag injection, 'di ba? Ini-inject mo sayo, you're using needle injection, dadaan 'yan sa yung ugat, 'di ba? And pag direct na sayo 'yan, dadaan 'yan sa buong circulation ng yung dugo. Inhalation, 'di ba? Yung parang yung pag nagra-rugby, 'di ba? Gumagamit ka ng hangin or volatile drugs na ma-inhale mo and mabilisan siyang papasok sa ating respiratory tract and as well as the nervous system. Topical, di ba? Yung mga pahid-pahid, di ba? Pagka may sugat ka, magbe-betadine ka, magbe-betadine ka, alcohol, sebo de macho, mga ganyan, di ba? So, topical method. Yung Omega, yung pampaanghampaw, efficacens, that's topical method. Ion topporesis, ito yung electric current. Yung kinukuryente ka na. The introduction of drugs in the deeper layer of the skin by use special type electric current for local effect to cure the inflammation. Example yung gout, rheumatoid, arthritis. We have another examples. Ito yung usually ginagamit ng mga babae for them to for instance yung mga yung pag nagpapabelo ka, yung kinokuryente yung mukha. Wait lang, nalimutan ko yung tawag doon. Parang mesolipo if I'm not mistaken. HIFU, yan. HIFU, di ba? Ultrasound, yung kukuryente na muna yung mukha and then nung minimal lang na yung parang pumipitik-pitik sa mukha. And then, after nun, i-take na yung pinapahid para madali siyang papasok. Diba? Sa mga pores ng mukha. So, medicinal drugs and dangerous drugs. So, dito muna tayo sa ano yung mga gamot na usually natin na-intercept sa market and anong epekto nun? Yung analgesic. If you're going to buy a biogesic, makikita mo yun, yung name niya is analgesic. This is the generic term. Ito ay nakapag-alis ng sakit. Kaya nga diba pag may sakit ulo natin, uminom tayo ng biogesic, natatanggal yung sakit ng ulo natin. Antibiotics. Ito yung pag may nana, infection, diba? Nagtitake ng antibiotics. Antipyretics, ito yung nakapagbababa ng temperature ng katawan natin dahil sobrang init natin o may lagnat tayo. Ito yung mga nasa paracetamol. Antipyretics. Antihistamine, ito yung mga nagko-control or nagko-combat ng allergy reaction mo. Allergy ka sa hipon, allergy ka sa bagoong, and then kailangan mag-take ng antihistamine. May mga brand to, pero pag wala ka namang you cannot afford the branded, you can just ask antihistamine. That's the generic term. Contraceptives, napakasikat. Ito yung pinipigilan niya mag-meet ang egg cell at sperm cell at para ma-prevent at pinaprevent niya rin yung ovary para maglabas ng eggs. Another terms, pinipigilan ang conception, kaya contraceptive. O, pagpagabundis. So, decongestants relieves congestion of the nasal passage sa ilong. Expectorants, expulsion of mucus and phlegm from the lungs and throat na prescribed to newborn baby, yung mga pampatunaw ng phlegma, di ba? Laxatives, ito na yung tsa-tsaa na iniinom natin, di ba? Yung para pag pampasexy daw, bio tea, mga ganyan.
Eh, ang ginagawa nun is tinatanggal niya yung, inaayos niya yung bowel movement natin. Diba? So, sedatives and tranquilizers, yung mga ini-inject sa mga nagwawala, diba? O kaya yung may mga depression, o kaya may anxiety, yung mga piniprescript sa kanila ng kanilang doctors. Also, vitamins, diba? Necessary to for the normal growth of our development and the functioning of the body. So, alam nyo, ang excessive intake din ng vitamins ng katawan natin ay hindi rin siya tinitik or nagiging waste material na rin ng katawan natin. For instance, vitamin C, kapag more than 1,000 mg na ang tinitik natin, yung iba doon, 1.5, yung 500 mg doon, magiging waste material na yun. Like, kasi hindi siya ina-accept ng katawan natin. So, yeah, let's go. The other terms to ponder in the study of drugs abuse. Ano-ano ba yung mga words na kailangan nating alamin? And also, it's already included in the Republic Act 9165. Alam naman natin yun, diba? Republic Act 9165, yung mga violation, pag nakakuha, may nakuha ng droga sa'yo, nagbebenta ka, nagtulak ka, nagdetake ka. Ikaw yung may-ari ng drug din, diba? In violation of Republic Act 9165, Section 1, Section 2, diba? Section 5, Section 11. So, anayin muna natin ang administer. So, ito yung act ng pag-i-introduce ng dangerous drugs sa katawan ng kahit na sino. May knowledge man siya o wala. Pumayag man siya o wala. Chemical, any substance to na tinitik ng body natin na makapagbago ng way or ng paraan kung paano gumagana ang ating utak at ang ating katawan. Drugs naman, ito yung synthetic chemicals na ginagamit bilang medicine or ginagamit bilang paggawa ng gamot na nakakaapekto sa ating katawan at pag-iisip at may potential sa pang-aabuso. Actually, class, talagang ito, one of the board exam favorites ang 9165 or the drugs education. So, sa criminological meaning natin, ito ay nagre-refers sa substance na other than food and water na intended na to be taken and administered for the purpose of altering, sustaining, or controlling recipient physical, mental, or emotional state. Drug abuse na. Illegal to, wrongful or improper na paraan ng paggamit ng droga. Drug addiction, state of periodic chronic intoxication produced by the repeated consumption of drugs. Ulit-ulit ka nagtitake. So, nagkakaroon na ng periodic and chronic intoxication. Drug dependence, nakadepende ka na sa droga. Refers to the state of psychic or physical dependence sa boat on dangerous drugs, on the boat, either psychic man sa utak mo or physical dependence ka, dependent ka sa dangerous drug following the administration of use of that drug. The physical dependence, yung mismong katawan mo na yung nakadepende, diba? An adaptive state caused by repeated drug use that reveals itself by development of intense physical symptom when the drug is stopped. That's withdrawal syndrome. Actually, pag you're doing or you're in a serious of withdrawal syndrome, yung buong katawan mo, kasi nga, yung buong katawan mo nakadepende na sa droga, ang nangyayari sa'yo, nagkakasakit ka, nagkakasakit ka sa puso, inuubo ka, nanghihina ka, nagsusuka ka, kung ano-ano nang nangyayari sa'yo, kung ano-ano nang naiisip mo, kasi nga, tumigil ka sa pagdik ng droga. Okay, that's withdrawal syndrome. Psychological dependence, 'di ba? Hindi na lang yung physical mo ang nakadepende, pati yung utak mo, 'di ba? Naka-attach na dun sa droga. So actually, I have first experience with this. Hindi naman ako yung nag-take ng droga, but nakikita ko. Nakikita ko kung ano yung epekto kapag withdrawal state na or tumigil na sa pag-take ng droga. Itong psychological dependence, ang nangyayari dito is hindi na siya nag-iisip ng tama. Parang konting galaw, iba yung dating sa kanya. Konting galaw, para bang sinasaktan siya, inaapi siya, ganun. Alam niyo yun, parang hindi na normal yung pag-iisip niya as a sound mind and normal people dahil nga withdrawal syndrome siya, di ba? Unless mag-take siya ulit ng drugs, ganun. So pag drug experimenter, na nag-experiment na sila, di ba? Isang tao na illegally o mali or
improper ang paggamit niya ng narcotic substance for the reason of curiosity, peer pressure, other similar reasons. Kunwari, tip nila na ihalo yung droga, yung shabu sa ecstasy, it's dinulog nila, sinaro nila, tsaka nila tinikto. That's drug experimenter. Drug syndicate, a network of illegal drug operation operated and manned carefully by groups of chemicals who knowing traffic through nefarious trade for personal or group profit. So, drug syndicate. Manufacture, production, preparation, or compounding of processing dangerous drugs. Narcotic drug refers to the illegal use drugs or dangerous drugs. Exposure, diba? Ito yung taong nagbebenta, nag-administer, nag-deliver, or nag-give away to another to distribute or transport any dangerous drugs. Rehabilitation. Exposure is violation of Section 5, diba? Yung 511, pag ikaw ay nagbebenta, tapos na during bypass operation, nagbibenta ka sa hawak mo, violation nun 511 sa Republic Act 9165, diba? So again, we're going to tackle that as go further. Rehabilitation, a dynamic process direct towards changes of health of the person to prepare him from the fullest life potential capabilities and making him from a law-abiding productive member of the community without obvious interests. Alam nyo, rehabilitation ay napakamahal, diba? Hindi siya yung barya-barya lang. Kaya kayo, kung nagamit kayo ng droga, maawa kayo sa pamilya nyo. Diba? Kasi, hindi to mura eh. Actually, ang monthly dito, para kang nagpunwari. Kunwari lang, ha? Kamag-anak mo, nagda-drugs, and gusto mo ma-rehabilitate siya. So, ipapasok mo siya sa rehabilitation center. Kasi gusto mo magbago yung buhay niya, diba? Kasi mahal mo siya. And then, ang per month nito, para mo siyang pinasok sa isang, yung home of the aged. Mas mahal pa nga sa home of the aged eh. Kasi, ang per month dito is 40,000. Depende eh. Pinakamura na yun eh. Kasama doon sa pagkain, bahay. Imagine 40,000 per month. So, mas malaki pa sa sinasahod ng isang minimum wage earner. Or kahit pag-combinin mo ang minimum wage earner, dalawa, kulang pa rin eh. 40,000 eh. Kada buwan. Para lang, ma-rehabilitate siya. Imagine kung 6 months yun, di 240,000? Saan naman kukuha yung pamilya mo ng ganun, di ba? So, yeah. Tolerance. The tendency to increase dosage of drugs to maintain the same effect of the body. Ito na yung piso-piso ka ngayon. Take ka ngayon ng piso, di ba? Isang usok lang yon. So, unang take mo, saya-saya mo. Para ka nang lumilipad. Para ka nang si Batman. Saya-saya. Eh, after 1 week, this shabu session nyo ulit. Pagka-take mo ng isang piso, hindi na ganun yung saya, di ba? You have to add another for you to maintain the same effect na naramdaman mo ng first take mo. Di ba? Na yung para kang Superman. So, kailangan dalawang mamiso na shabu. So, ganun. Hanggang sa pataas na ng pataas yung dosage mo, yung tolerance mo. Diba, parang pag sa alak, diba, yung tolerance, may mga mabilis malasing, may mga hindi mabilis malasing, so like that. Treatment, diba? A medical service rendered to a client for effective management of his total condition, complication arising from drug abuse. So ito yung mga medical service na ginagawa ng mga doctors, diba, ng mga health practitioners para magamot ka. Yung mga nagpakamatay, di ba, nalason dahil sobrang dosage, they can do the treatment. The use, the act of injecting, consuming, or any dangerous drugs. Control delivery, di ba? Ito ay investigative technique of allowing an unlawful or suspect consignment of any dangerous drugs or controlled precursor and essential chemical equipment or paraphernalia or property believed to be delivered directly or indirectly from any offense to pass into, through, or out of the country under the supervision of an authorized officer with the view of gathering evidence to identify any person involved in any dangerous drug related to offense or facilitate prosecution of the offense.
So, investigative technique to, 'di ba? Na inaallow mo yung unlawful or suspect consignment na dalhin niya palabas ng bansa o dito sa loob ng bansa na under supervision or titingnan ng mga PDEA, police or other law enforcement agency. Titingnan nila kung sino yung kukuha, saan dadalhin. So, for the purpose na makapagsampa ng kaso and also mangko na ebidensya para makuha, malaman yung mga involved na tao sa mismong drug activity or the operation. Ito na, classification na ng drug addicts. Wow, diba? There have classification din pala. We have situational, diba? Situational dahil sa situation. There are situational users. Mga taong gumamit ng droga dahil gusto nilang magising sila, diba? For additional energy to perform an important work. Ito yung ginagawa, yung recently lang na Jessica Soho, yung human trafficking na ginawa bandang lagpas ng Mindanao, parang island part na kung saan kinuha niya yung, nag-offer siya ng 10,000 para sumama yung mga tao sa kanya, and pagdating dun sa parang isla, pinapatake ng droga yung mga tao dahil para magtrabaho ng non-stop, kasi sabi nila pagka naka-drugs ka is para kang di inaantok and super lakas-lakas mo. So yun, kaya trabaho sila ng trabaho. So that's human trafficking. Spree users, 'di ba? School age users who take drugs for kicks and adventurous daring experience or I mean so fun, 'di ba? Yung mga high schoolers, 'di ba? Mga college and actually yung mga na mabad influence eh, yung nagtitake ng droga dahil para ma-in sila sa grupo at matanggap sila ng mga classmates nila or ganyan, yung mga truth or dare ganyan. Hardcore addicts. Nako, hardcore na. Those activities revolve almost entirely around the drug experience and securing supplies. Hippies, those who are addicted to drugs, believing the drug is integral part of their life. Grabe, no? Part na ng buhay nila. Malagang part na ng buhay nila, so kailangan nila mag-drugs. Hindi na yung nawawala sa kanila. History ng opium and marijuana. You know what? There's a lot of lecturer who already been tackled this. So, I'm just gonna add some to na lang kasi sinabi na nila, 'di ba? So sinabi na nila. Siguro magdadagdag na lang ako ng mga recent jurisprudence or more on actual case na nangyari when it comes to drugs kasi napapanahon, and of course, 'di ba? Lalo na sa ano. So napapanahon ang drug education vice control, and super mahalaga nito sa ating mga criminology students, lalo na yung mga magiging police in the future and law enforcement. So, kaya part to ng kanilang curriculum. Yeah, we have to teach on its applicability and practicability. Opium, diba? Ito na yung pinaka-mother. Refers to coagulated juice of the opium poppy o Papaver somniferum L. Plant of joy. Sorry. Ginagamit to until now and kahit nung 4,000 years ago. Ito ay tinatanim at inaanis sa Mesopotamia during 3,400 before Christ ago. So it's ancient Greek and Roman literature replete stories with alluding to drug abuse as to lamentable and tragic romance of Mark Antony and Cleopatra. Si Cleopatra, in desperation over his first lover, ay uminom ng narcotic and laden wine bago niya pinayagan ang sarili niyang kagatin to death by a poisonous asp from the Nile River. So, two groups of opium. We have penetrenes, morphine and codeine, and benzylosoquinolis or papaverine. Marijuana. Ito yung sabi kapayapaan, no? Historian credited that marijuana is the oldest cultivated plant started by the Incas of Peru. Marijuana is also known to be sacred tree in the belief of Assyrians and used in the religious rituals. Marijuana was also deeply ingrained to the culture of many countries such as India, Jamaica, Morocco, Nepal, Mexico, and Peru. Marijuana known to be source of happiness and laughter provoker by the Hindus of India. Actually, marijuana is
legal eh. Legal na legal to for for medical use and also for the leisure and leisure use, just with moderation in other some part of the globe, the country, and here in the Philippines, although na maraming stand and maraming pagtulak na gusto nila salang maging legal ang marijuana just for medical use or recreational use, is still, diba, still pa rin na negative pa rin or illegal drugs pa rin ang marijuana. Marijuana is one of most of the recent studies. Marijuana can also help you to ease pain or nagpapagaling during yung mga may epileptic, diba? So, alam naman natin yung mga marijuana, yung tulong ng marijuana, and so on and so forth. But, yeah, it's still dangerous drugs. Dangerous drugs. Nakakasama pa rin sa 9165. Okay. Kaya nga sa, diba, noong nakakapanood tayo ng mga documentaries, other parents ng mga may epileptic child is talagang nag-engage sila in any ways na magkaroon sila ng access to this marijuana or this plant para, 'di ba, para mawala yung nararamdaman ng kanilang anak. Pero yeah, ang laking impact din ito pag ikaw ay nahuli ng, usually sa dami, 'di ba, ng mahuhuli sa iyo. Kasi ang marijuana induces relaxation and heightens the senses. Assyrian, it's called as kunubu or drugs of sadness. Ganja, cannabis in its herbal form. Harnish in its resinous form or resin. Biang, a beverage prepared by degrading cannabis leaves in milk and boiling with spices and other ingredients. The word harnish or resin of the marijuana or MJ, may mga street words silang tawag ito, was derived from the name of Hassan or Hashanis, a Muslim cult leader who fed his disciples a preparation made from the resin of the female hemp plant as a reward for successful activities in assassination. During the Spanish era, drug control laws prohibiting the use of opium by native Filipinos and other people except the Chinese, as the vice is was not widespread and was particularly accepted and tolerated by authorities. In 1844, the Spanish colonial government laid down the opium monopoly, which entitled the importation of Spanish government as it sell to the Chinese users. The compromise policy last up to 1896, a period of revolt and insurrection. So dito na tayo, Republic Act 6425. Ito yung nauna, di ba, sa 9165. So, known as the Dangerous Drugs Act of 1972, and it was signed into law on March 30, 1972, but further amended by the Presidential Decree number 44 dated on November 9, 1970, during the time of Marcos regime, placed under not only narcotics but also psychotropic substances. On November 14, 1972, the Dangerous Drugs Board was organized. In early 1972, addiction of opiate and barbiturates has almost disappeared among the native populations. The PNP Narcotics Group was created, the prime enforcer of the Dangerous Drugs Act. In 1972, it's noted that drugs problem in the country was responsible for worsening the crime situation by almost 50%, affecting the 13% of the country's population. Yeah. Because of this 9165, ito yung law na ginagamit natin ngayon. And also for those listening, please do take note of this kasi it's one of the board exam favorites, 9165. Maniwala kayo sa akin, sa hindi. Known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, the special law was made the penalties heavier than the preceding law imposable to violators of the law. So, mas mabigat yung parusa dito kumpara dun sa RA 6425. So, this dangerous drugs, diba?
Sabi ko nga, sa 9165, walang sinabing meaning ng Dangerous Drugs Act. What they just do is enumeration lang ng mga list ng mga droga. So, katulad, so yung mga drogang wala dun sa 9165, yun yung hindi Dangerous Drugs Act. So, kung kayo police, makikita nyo yung ganong drugs na wala naman sa 9165, is hindi yun dangerous. Hindi yun illegal. At hindi yun subject for your confiscation. Katulad na lang yung mga gamot sa sipon o ubo, di ba? Although, yeah, it's been used for medical purpose. But when you're taking it into more than the minimal, maximal dose or the abusive dose, may mga trip yan eh, may mga effect, may mga high para ding mga droga natin ngayon. So, dahil hindi siya nakalista sa 9165, hindi siya illegal o dangerous. Gets nyo? So, Dangerous Drugs Act according to this effect. So, we have three. Kung tatlong epekto ng mga droga natin. We have the depressant. Of course, from the word itself, depressant, nakaka-depress, di ba? Effect of depressing the central nervous system. Stimulant, nag-i-stimulate, di ba? Parang nagpapagana, nagpapalakas, nagpapasaya. So, group of drugs that have effect of stimulating the nervous system, nagpapa-excite. Hallucinogens, ito na yung nakikita ka ng mga kakaiba, di ba? Group of drugs that considered to be mind-altering drugs and give the general effect of the mood and distortion. Ito yung mga sinasabi ng mga nakadroga na may nakikita daw silang mga multo, may nakikita daw silang mga kung ano-ano, may nakikita daw silang ganyan na hindi nakikita ng iba. So, that's part of the effect. Hallucinogens. Hallucination. Nag-hallucinate na sila. So, ito na yung mga downers. Depressant. Ito yung mga example ng drugs na depressant. Narcotics, opium, morphine, heroin, codeine, barbiturates, tranquilizer, alcohol, and volatile. Types ng depressants, we have narcotics, barbiturates, tranquilizer, solvent, alcohol. Diba dito namatay si Blonde Bombshell? Sino ba yung ating Blonde Bombshell na yun? Sa barbiturates, yung yellow jacket na sobrahan sa ating. So, narcotics, insensibility, stupor. Alam nyo, class, may makita lang kayo na word na stupor, narcotics na yan agad. Melatonin or dullness of mind with delusions and which may be habit forming. Barbiturates affect the central nervous system causing sedation. Tranquilizers, diba? Nakakapag pa reduce ng anxiety yung nagwawala, diba? Solvent inhalants, yung mga rugby, diba? Yung mga bulkasel, diba? Yung mga iniin, yung nakaka, sabi nila nakakawala doon ng gutom, kaya daw sila gaganon, diba? And alcohol, alam na natin to, fermented or distilled liquids or drugs containing ethanol and intoxicating substance. Stimulants, yung upper, diba, nakakapagpa high, nakakapagpa-excite, nagpapalakas. We have cocaine, caffeine, yung nasa kape, diba, shabu or other codes sa poor man's cocaine, shabu, and apetamin. Hallucinogens. Ito yung mga drugs na nakakita ka na ng kung ano-ano, nag-hallucinate ka na. Marijuana. LSD. Mescaline. Ma'am, marijuana is hallucinogens? Yes po. According to the medical pharmacology, we have depressant, narcotics, tranquilizer, stimulants, hallucinogens, and solvent or inhalants. Ito na yung designate ng mga droga according to its pharmaceutical effect. May mga depressants tayo, may narcotics, may tranquilizer, may stimulant, hallucinogens, and solvent. So, in 1908, the total ban of opium was affected. In 1953, Republic Act number 953 created to provide yung registration collection ng mga fees and taxes sa mga taong nag-i-import, gumagawa ng nagpo-produce ng droga as declared as habit or yung mga pang-leisure lang nila, di ba? Noong 1995, yung mga foreigners for the purpose of producing the fears introduced
na marijuana plant in Pasig. At binibenta in tavern, introduced to elite schools. In Philippines has been relatively heroin-free from until the early of 60s, when small heroin laboratories opened in Manila. Recognizing the deleterious effect of drugs abuse on the death, on the health and well-being of the Filipino, and the threat na ini-impose nito, and because of these drugs na tumataas ang crime rate during Marcos regime, and this the former president Marcos signed this into law na classification ng RA 6425 Dangerous Drugs Act of 1972. Ito yung dati ha. Ay ha, ito yung drugs na ito yung law na pinasa ni former President Marcos. Pero we do hope na hindi naman ito kasama. Pero as our history. So, alam nyo class, kasi sa mga lecture, any kind of area of studies, kailangan natin inaalam yung history or yung background story ng mga batas natin. Kasi kapag alam natin yung history, it is not less likely na ma-repeat yung mga maling nangyari. And also, magagamit natin yun bilang knowledge para mas ma-improve natin yung batas na meron tayo ngayon. Diba? We have classification, tatlo lang, diba? Prohibited drugs, regulated drugs, and volatile tax. Prohibited drugs, yun yung opium, and its derivatives, yung derivatives, yung mga kauri nun. Derivatives, yung cocaine, and its derivatives, yung mga opium, yung mga heroin, diba? Hallucinogens drugs like marijuana, LSD, and mescaline. Regulated drugs. Ito yung mga drugs na nireregulate ng government for the purpose of the health purposes. At dapat ibigay, ito ay administer lang ng isang doktor. Barbiturates, amphetamine, and tranquilizer. Ikatlong classification during RA 6425 is the volatile substance. Yung rugby, pintura, thinner, glue, gasoline, di ba? Vulcasil. Yeah. Three most popular plants as the source of dangerous drugs. Marijuana plant is a Spanish-Mexican term used to refer to Indian hemp. Cannabis sativa, cannabis naki, family of plants having sexual differentiation. Pistillate, yan yung female plant ng marijuana. Staminate, yung male plant. May babae, lalaki rin, no? Yung active ingredient ng marijuana plant na nakapagbibigay ng its effect is yung tetrahydrocannabinol o the TCH. Without TCH, hindi siya ganun, hindi ganun yung epekto niya. So, noong 1997, it was imported from China, Hong Kong, and Taiwan is now also being produced locally. Sa Pilipinas, a major producer and exporter of marijuana, and it is a popular drug. Noong 1997, presenting ngayon ha, Philippines is still major producer and exporter of marijuana has been for many years. So it's a grown throughout the country, but the largest areas of cultivation are found primarily in the mountain areas of northern Luzon, Visayas, and central southern western Mindanao. Part of the cultivated marijuana is either consumed domestically, exported to Australia, Japan, United States, and Europe. I have story in relation with this. Yeah, kasi baka sabihin nyo na, alam mo, producer pala tayo ng marijuana. Eh, di ba, illegal yun? Actually, yeah, it's illegal. Siguro, ginagawa nila discreetly para di malaman ng government, so forth, so far. But yeah, kasi, eto ah, it's relation with this marijuana. And kung saan siya tumutubo, kasi dito, na tumutubo to sa other part of the country. Pero, yun, ito yung mga area. Ganito, kasi dati may, alam naman natin na si Apo Wang Od is sa mga yaman, diba, ng ating mundo, because he's the oldest mang babatok, nagpipintura ng, ay nagtatato ng in the old way. That's 2018, before pandemic. And then, may chismis na parang madededlock na si Apo Wang Od. Kaya siguro, kami, nagpunta kami ng Buscalan. Para at least makita namin, 'di ba? Kasi plano namin sana puntahan kung kailan kami magkapera. Pero itong friends ko, buti na lang
gusto rin nila makita and may pera sila. At nilibre nila ako, charot. And yeah, pinuntahan namin ng Buscalan. Buscalan is, kasi alam niyo Sagada, 'di ba? Parang kung Baguio, yung other part ng Sagada is parang mas mabundok siya. Tapos yung Buscalan, tatawid ka pa talaga. Talagang tagong-tago tong area nila Apuwangod. And then, what a surprise, na naglalakad kami kasi ano yun eh, talagang bundok. Babiyahe kayo ng actually mga 12 hours. Tapos yung daanan is parang bitukang manok talaga. Tapos walang mga harang, parang bangin-bangin. Tapos may hiking pa, talagang sadyain mo talaga eh. And then, pagpunta ko doon, naglalakad kami. Siyempre, sobrang titirik, may mga kahoy na kaming hawak para lang makatulong sa aming paangat. Nagugulat ako, may mga marijuana sa daanan. Talagang damo lang siya, nakaharang siya sa daan. Sabi ng tour guide, ay no, marijuana. Actually, hindi kailangan ako nakakita ng marijuana sa Buscalan, pati sa Sagada. Ay no, may marijuana. Ay talaga, di ba bawal yan? Meron pala dito. Eh, di, kala ko doon natatapos na yung daanan. Eh, di, pagdating namin doon sa mismong Buscalan, yung mga tao, may mga tanim na marijuana. Lahat sila. And then, inom ako na inom ng kape. Kasi favorite ko yung kape eh. Yung Sagada coffee nila. Siguro mga naka 22 cups ako ng coffee doon. Kasi ang sarap-sarap talaga nung kape. One night kami doon and 2 days. And then, nung parang pa-uwi na, sabi nila sa akin, hala, ayaw mo ng marijuana. Eh, di ba, may halo marijuana yung kape. Sabi ko, ano, Diyos ko, may harong... What is the bottom line of this story is that lahat ng gawain nila is nakadepende sila sa marijuana. Ginagamit nila to pang ano ba to? Pang masahe. Kasi meron dun mga nag-offer na massage. And then mamasahihin ka. Yung mismo ay mamasahe nila sa'yo, yung oil na galing sa marijuana. And then hindi lang 'yon. Kasi nung ano dun eh, buska lang talagang malayo na parang kung aano mo sa police, parang hindi mo na sasadyain pa para lang sabihin bawal yung mga marijuana doon. And then, pagdating namin doon, may mga foreigner din na ano yun, nagsusmoke sila ng marijuana doon. Yeah, for educational purposes only, I'm just sharing my experience. And then, kasi nga, ang tulog doon, sama-sama kayo eh. Mga 10 p.m. na, sabi ko, pagising ko, ako lang yung tao. Kasi alam, sa isang van kami eh. Parang nasa 15 o 12 kami. Hindi ko na matandaan. 2019 kasi yun. Tapos umuusok talaga. E di, tapos parang yung pakiramdam ko, parang namamaga yung mukha ko. Tapos kumakapal yung balat ko. E di, bumaba ako. Tinignan ko kung anong ginagawa ng mga kasama ko. Anak ng toko. Yung mismo oil ng marijuana, hinalo nila dun sa vape. And then, nagsismoke sila. And then, syempre, yung baba kasi, sa tatagos talaga yung usok nila. Papunta dun sa second floor, nahigaan ko kasi gawa lang sa kahoy. Parang andating, hala, second-hand smoker na ako ng marijuana. And yun, pumunta na lang ako sa isang gilid, tapos nagkape na lang ako na nagkape. Actually, I think it's part of their culture na. And may mga nandun din na mga foreigner. Sinasadya talaga nila si Apo Wangod. Siyempre, si Apo Wangod ay sikat na sikat all over the globe. Diba, nag-offer pa nga ng online courses for that. So, nagkaroon lang ng aberya. Kasi parang one of the 7 na yaman ng mundo, si Apo Wangod. Kaya may mga foreigner dun na nagkaganon talaga. And what in my bottom line is parang bakit parang dito lang siya dito lang siya pinagbabawal. And 'di ba, nakakatulong din siya across the for other medical purposes. Kung gagamitin lang naman in moderation, 'di ba? And for the medical purposes. And then ano ba 'yung kwento? Ang dami kong kwento. And then ano po ba? Nalimutan ko na 'yung sasabihin ko. And then yeah. May mga foreigner doon, parang kinakausap nila yung pinakamatanda doon, si Apo Wangod. And then, may mga ano doon eh, may mga kung ano-ano pa na, parang they're just having negotiation na makabili ng lote doon sa Buscalan.
And then parang bawal bumili ng lote doon kasi hindi nga daw nila binibenta ang kanilang kultura at ang kanilang lupain, which I really admired the most of the people in Sagada and Buscalan, di ba? Ang mga taga Sagada kasi is ayan, same with Buscalan, hindi sila masusuot ang damit nila and saseo-seo sila, parang hindi nila gustong ibenta ang kanilang kultura, di ba? We've been accepting you to be here, then ganon, di ba? Hindi yung parang bentahan ang dating. Hindi katulad sa ibang mga ethnic group. Yeah. Ilan na, ano ko lang, kasi because of the marijuana. So, yeah, let's go. Dal-dal ko. Opium Poppy Plant, scientific Papa Bear, Somniporum. Papa Bear, Greek terms. Crypter means poppy. Somniperum, Latin means dream and do sleep. Hulgin, Sumerian term for plant of joy, and meconic acid can used as an analytical marker for the presence of opium. Historically, opium was used as the first reported in the Philippines in the 7th century. The use of opium increased in the latter part of the 9th century as the Chinese immigrants took the habit, something which was tolerated by the authorities. Opium dens were established throughout the country in 1903. In Manila alone, there were an estimate 190 dens selling a total of 130 tons of opium. Tatlong ingredients or active ingredients ng opium. We have the codeine, the morphine, and tabane. Codeine is one of the three active ingredients in opium, used primarily to treat coughing sa ubo. Morphine, one of the three major active ingredients in opium. Tabane, one of the three major active ingredients. From the report ng the Hidden Epidemic, a situation assessment in Asia. There's a comparison of the year 1997 versus 2001 and hereby presented ng relation between the drug abuse status sa bansa. At ito ay napag-alaman na although injecting drugs used in the Philippines appear to be limited, konti lang yung mga nagtitake ng mga in-injected na drugs, the Philippine Health Department estimate 10,000 affected drug abusers, or IDUs, where other sources suggest the figure may be high as 400,000 infected drug abusers. Derivatives of opium. Morphine, associated from poppies by 20-year-old German pharmacist Friedrich Wilhelm Adam Sir-Turner. Morphine is loved dead as a god own medicine. Its reliability, long-lasting effects, and safety. Most of the common important alkaloid in opium consisting of 10 to 10% of total. 6 times na mas malakas sa opium to, ha? And most administered by injection. It came from the term morphium after Morpheus, the Greek of god of dream, anak ni Hypnos, god of sleep. Wide use during American Civil War, allegedly resulted in over 4,000 suffer from the soldier disease or morphine addiction. Kasi diba nagmo-morphine sila para hindi nila maramdaman yung sakit, diba? Yung pagbigla sila nababaril, nagtitake sila ng morphine, diba? Yeah. Heroin. A chemical derivative of morphine. So, galing siya sa morphine. It is approximately 3 times potent as morphine. Tatlong beses na mas malakas sa morphine and a major drug abuse. It was an alkaloid derived from morphine. It is a white or brown crystalline powder. Diethylmorphine or diamorphine hydrochloride. In courtesy with Alderite, introduced a substitute for weaning addicts of morphine. It does not take long for some doctors to realize that heroin appears to be at least as addictive as morphine. Galing sa morphine, 5 beses na mas malakas ang morphine, most potent na drugs na galing sa opium, and bigger name as substance of heroin from the word heroisk, a German for heroic, for intense euphoria, and napaka-addicting opium derivatives niya. Codeine. A methyl morphine, an opiate used for analgesic, anti-tussive, and anti-diarrheal properties. Na-discover to na 1832 by Pierre Jean Robiquet,
ay isang French chemist at pinangalanan na Codin galing sa Greek word na refers to the head of the poppy plant. The most medical use of Codin ay related sa ability nito na buwasan o mapagaling ang ubo, medically called as antitussive. Although all cough syrup in the United States require prescription containing codeine. May codeine talaga lahat ng mga sa ubo, di ba? Yung sinasabi ko na yung mga drugs when comes to sa ubo o sipon, if hindi siya part ng list ng 9165, it's not considered as dangerous drugs. From opium ranging 0.3 to 3%. Coca bush plant, scientific name of erythroxylon coca, cocaine. Dangerous drug can be produced from said plant. Galing sa coca bush plant ang cocaine. At ang cocaine has naturally numbing effect on the nose, throat, and gums. May active ingredients no na benzyl methylgonin. And this virus form is derived from the coca plant, which is native to the high mountain ranges of South America. The coca leaves were used by natives of this region, and after the plant, they used it as stimulant. Other forms and dangerous drugs. Pinakasikat na sikat. Ang 4 months cocaine na shabu, methamphetamine hydrochloride. Street names is shabu, ubas, shopaw, sha, ice. Shabu is a white, odorless crystal or crystalline powder with a bitter numb taste. Chemically is known as methamphetamine hydrochloride. Tinitake to pwedeng ingestion, kinakain, ini-inhale, sinisinghot, ini-inject, pinapausukan gamit ang pipe ng heated aluminum foil containing the drug. Oh my gosh, yung mga bibili na. Yung nakikita natin din sa Facebook na lagi kong nakikita ang bumibili ng foil yan. Pero hindi ko pa nakita nag-ihaw yan. Diba? Kaloka. The drug of choice in the Philippines is shabu. Diba? Crystal methamphetamine called shabu. It's usually smoked or inhaled. The use of this drug has grown substantially since 1997. Mescaline or 3,4,5-trimethoxypenethylethylamine is naturally occurring psychedelic alkaloid of the phenethylamine class known as is hallucinogenic effect similar to those LSD and psilocybin. It naturally occurs in the peyote cactus o Loporia williamsi, San Pedro cactus, Eunopis pachanoi, and in Peruvian torch, Epinopsis peruviana, and as well as the number of its members, Cactaceae plant family. Psilocybin is naturally occurring psychedelic compounds produced by more than 2,000 species of mushroom, collectively known as psychobilin mushrooms. Ecstasy, diba? Street name nito is Ecstasy Adam Essence Herbal E. How taken? Iniinom, ini-inhale, di ba? Ang effects nito, ina-exaggerate yung emotion, makes heart rate and blood pressure high up, twice the amount, stiffen arms, legs, jaw. Ecstasy. Yung mga, ano di ba, yung mga party drugs. Demerol, while used as a painkiller in childbirth. Yung yung painless, pag nanganganak. Methadone, withdrawal treatment for heroin dependence, since it's really physical carving of heroin. Diba? Yung droga lang din ang withdrawal treatment for those na naglalaway for heroin. Apetamines, used medically for weight reducing and obesity, relief of mild depression, and treatment. LSD, lysergic acid dextalamine, the most powerful psychedelics obtained from ergot. 1,000 times more powerful sa marijuana as supply ha, ang LSD. But both of them are hallucinogens. Psilocybin, a psychogenic alkaloid, dorm as small Mexican mushroom are used by Mexican Indians today. Drug trafficking. Other terms para malalaman natin ng drug trafficking is a global illicit trade, black market,
involving cultivation, manufacture, distribution, and sale of Samsan, which are subject to drug prohibition of laws. Yung mga drug trafficking, no? Ito yung mga following techniques na ginagamit ng mga drug trader when they are crossing the borders. They're avoiding the borders check, such as small ship, small aircraft, and through overland smuggling routes. Submitting to border check with drug hidden in the vehicle between other merchandise and luggage or other clothes inside the body, etc. So yung mga napapanood sa TV, nasa dan sibuyas, nasa dan chinelas, nasa loob ng lata. Yung mga hindi kahinahinalang dapat nabuksan, andun pala, di ba? Buying of diplomas to smuggle drugs and diplomatic mail lodge to avoid border checks. Mule. A person who agrees to carry illegal drugs in another country in return for payment by the person selling the drugs. Is a lower echelon criminal recruited by the smuggling organization to cross border carrying drugs, or sometimes an unknowing person to whose bag or vehicle the drugs are planted for the purpose of retrieving them elsewhere. The three primary means of distribution is hierarchical arrangement, includes a manufacturer who is meant to smuggle, wholesale, store, and distribution the drugs. Hub and spoke layout, take advantage of the local gangs and other localized criminal organization. Tandaan nyo na, mule ha, taong pumayag na siya magbitbit ng droga pabalabas ng bansa. Ay, is it last? Hey gosh, who is that? Sorry. Drug syndicate, grupo ng mga tao, organized professional criminal with form of hierarchical organization set in illicit drug cartel trade, otherwise known as a drug cartel. Ito ng mga drug cartel, a criminal organization developed with the primary purpose of promoting and controlling drug trafficking operation. They range from the loose managed agreements among various drug traffickers to formalized commercial enterprises. So ito yung drug syndicate, grupo to ng tao. Itong drug cartels, they are the organization itself, di ba? Basic structure of drug cartels. Ito na. Actually, nasa board exam namin ito before. Yeah, it's on favor talaga ang 9165. Siguro dahil alam ng PRC na talamak ang drug abuse and other crime-related, drug-related cases sa Pilipinas. Kaya siguro talagang favorite ang 9165. Falcons or Halcones. Consider as the eyes, the ears of the streets. Falcons are the lowest rank in any drug cartel. They are responsible for supervising. Ito yung ano, diba? Falcons yung nakikinig sa mga ano, yung mga nakikinig sa chismes, paikot-ikot sa mga daanan, at nagbibigay ng kanilang balita sa kanilang head. Hitmen, di ba? Ito na yung mga armadong grupo sa loob ng drug cartel. Sila ang responsible sa paggawa ng pagpatay, pagkidnap, pagnakaw, extortion, operation, operating protection rackets, and defending their plaza from rival groups and military. Lieutenants, sila ang second highest option sa drug cartel organization. Responsible sila sa pagsusurvise ng hitmen at ng falcon within their own territory. They're allowed to carry out low proper execution without permission from their boss. Drug lords, the highest position in any drug cartel. There are that are responsible supervising the entire drug industry, appointing territorial leaders, making alliance, and planning high proper executions. Kapos, di ba? We have drug lords. Famous drug cartel. Medellin cartel, di ba? Cali cartel, di ba? Medellin cartel, an organized network of drug suppliers and smugglers, originally sa city ng Medellin, Colombia, at pinamunuan at pinapatakputo ni Orco Vasquez brothers, ang Joe Luis, Juan David, and Fabio, together with Pablo Escobar. Cali cartel. Ito ay drug cartel na nakabase sa South Colombia, around the city of Cali and Valle del Cauca Department. The Cali cartel ay tinayo ni Rodriguez Orejuela brothers, Gilberto and Miguel, as well as the associate Jose Santa Cruz Londoño,
The group nickname as Cali's Gentleman produces the 90% of the cocaine in the world. Norte del Valle Cartel or North Valley Cartel was drug cartel na operate principally sa north of the Valle del Cauca department sa Colombia. It rose to prominence during second half of 1990s after ng Cali Cartel and the Medellin Cartel. It was known for one of the most powerful organization ng illegal drug trades. The drug cartel ay pinamumunuan ng magkapatid na Luis Enriquez at Javier Antonio Calleserna alias Los Borma at until its delivery in 2012 to the authorities of the United States. Tijuana Cartel. Mexican drug cartel to na nakabase sa Tijuana ha. The drug cartel was described as one of the biggest and most violent criminal groups sa Mexico. Green Triangle of the Philippines. Green Triangle of the Philippines. Alam mo na, Green Triangle. Oh. Kung sila, meron silang mga triangle-triangle. Tayo rin meron, di ba? The Green Triangle of the Philippines. Alam mo na, no? Marijuana to. Kasi green eh. Tapos triangle, tatlo to. Benguet, Kalinga, Apayao, and Mount Province. Why is that, di ba? Kasi yung mga area na yan, ang lalayo na yan, talagang bundok na yan. Tapos, malamig dyan. Parang, kahit hindi na itanim yung marijuana, is tumutubo sila ng natural dun sa mga lugar na yon. Okay? Kaya di ba yung mga polis, pumunta dun, pinuputol na yung mga marijuana, pinapaapuyan nila, pinapausukan din nila. Parang nga maubos. Pero, kahit ang gawin, di ba? Kasi usan tumutubo dun sa lugar eh. Ang ginagawa na lang ng mga polis is nilalabanan nila na makalabas. Yan. Actually, nung nandun kami sa Buscalan, nung palabas na kami, may checkpoint ng polis. Talagang tiningnan yung mga gamit namin. At syempre, limited naman ang checkpoint. Kung ano lang yung visible search, hindi sila pwedeng mangalkal. Stop risk lang, yung kap-kap lang. Pero kapag mga checkpoint, visible search lang yung ano nakikita nila, limited lang talaga lagi doon. Unless there's a probable cause, di ba? Pero yeah, there's a checkpoint. Kasi mali mo, ilabas nyo yung mga, doon kayo kumuha ng marijuana, tapos ilabas nyo. Kaya talagang walang nagde-dare, kahit ang dami-dami marijuana doon, hindi nila ilalabas. Takot, kulong ka. Golden Triangle na. Laos, Burma, and Thailand. Golden Crescent, Iran, India, Afghanistan, Pakistan. Mga bansang famous sa drug trafficking. South America, di ba? The Colombia, Peru, Uruguay, and Panama. Sources yan ng all of the cocaine supply sa buong mundo. Morocco, number one producer ng cannabis at iba sa mundo ha. Philippines, major transshipment point of the worldwide distribution of illegal drugs. Such as sa shabu, cocaine from Taiwan and South America. Second world suppliers of world's drug supplier of marijuana and the paradise of drug abusers in Asia. India, center ng world's drug map leading to rapid addiction among its people. Singapore and Malaysia and Thailand, most favorable sites of drug distribution from Golden Triangle and other parts of the Asia. China, transit route for heroin and the Golden Triangle to Hong Kong. Hong Kong, world's transshipment point of all forms of heroin. Japan, major consumer of cocaine and shabu from the US and Europe. Law enforcement approach sa drugs. Anti-drugs drives and operation concept, the operation plan or OPLANs against drugs problem. We have OPLAN Thunderbolt 1, operation to create impact to the underworld. OPLAN Thunderbolt 2, operation to neutralize suspected illegal drug laboratories. OPLAN Thunderbolt 3, operation for neutralization of big time drug pushers, drug dealers, and drug lords. We have OPLAN Iceberg. Special operation team select a drug-prone area in order to get rid of illegal drugs activities in the area. OPLAN Hunter naman ang tawag natin sa operation against suspected military and police personnel who engage in illegal drug activities pag mga military at police personnel na, no? OPLAN Mercurior, operation na to laban sa mga drug store na nagva-violate ng existing regulation of the sale of regulating of drug. In coordination of DDB, DOH, and BFAD. Yung pag mismong tindahan ng droga, sila na yung nagbibenta sila ng droga na walang restriction ng
doktor, benta lang, 'di ba? Bawal 'yon. O plan tornado, operation to drug notorious and high profile cases. O plan green gold, nationwide marijuana eradication operation. O plan sa gipyagit, na a program na initiated ng mga NGOs and other local government offices para makatulong silang mabawasan ng mga syndicate na involve ang mga bata sa kalansangan, di ba? O plan Banat, ang newest operational plan laban sa drug abuse na pinupokus sa mga barangay level, of course with cooperation ng barangay official. O plan Athena, operation conducted to neutralize the 14K, the Bamboo Gang, and other local organized crimes group involved in illegal drug trafficking. O plan Cyclops, operation against Chinese triad, members involved in illegal drug operation, particularly methamphetamine hydrochloride. Important provision of 9165. Actually, ilan na lang ba itong slides? Parang tatagal tayo ng 2 hours dito. Ayun. Dito na tayo. More on ano na tayo dito. Jurisprudence. Saan na ba tayo? Wait lang. Ito, yan. 4-1 provision ng RA 9165 sa mga magpupulis at mga future law enforcement. Yeah, dapat alam natin to. Unlawful acts and punishable of by death penalty prior to the abolition of death penalty. Bago pa ma-abolish ang death penalty, ito yung mga unlawful acts na, although, di ba, wala tayong death penalty, so life imprisonment na ang penalty with this. Importation or bringing into Philippines of dangerous drugs using diplomatic passport or facilities to any means involving his or official status to abolish unlawful entry of the same. Importation, dinadalang sa Philippines yung mga dangerous drugs, ba? Upon any person who organized, managed, or acts of financiers of any activities. Financiers ka ng droga. Involved ka sa Dangerous Drugs Act. Ikaw ay nagme-maintain ng den, dive resort. Ikaw yung may lugar, may-ari ng lugar kung saan nagdodroga yung mga tao. Ang penalty mo dyan is life imprisonment to death, ha? So, may fine ka na maabot ng 500,000 to 10 million pesos. So, ang laki, no? Employees and visitors of den, dive, or resorts. Yung mga employees at yung mga visitor ng den, yung mga nagtatrabaho dun sa mismong drug den at yung mga pumunta sa drug den. Penalty dyan ay 12 years and 1 day to 20 years. At meron kayong multa mula 100,000 pesos to 500,000 pesos. Ito yung manufacturer ng Dangerous Drugs Act and Control Precautions Essential Chemicals. No, gumagawa na, yung mismong nagtitimplat, gumagawa na ng droga. Ang penalty dyan ng 9165 ay life imprisonment to death. Pero walang tayong death, so life imprisonment. And fine ranging 500,000 pesos or 500 to 10 million pesos to 10,000 pesos. Alam nyo, class, life imprisonment is indivisible penalty. Pag sinabi natin indivisible penalty, hindi yan nahahati by 2 degrees lower or 3 degrees lower or 1 degree lower. Ma'am, anong pakialam namin kung indivisible penalty siya? Ang point dito, kahit madami ka pang mitigating circumstance, hindi siya ma-appreciate dito kasi nga, ang life imprisonment ay hindi naman nakahati. Diba? Pwede lang siyang ma-appreciate ang mitigating circumstance. Kunwari, kung ikaw ay nagtatrabaho sa drug den, diba? Dito sa Section 7, ikaw ay visitor ng drug den, ang penalty dyan ay 12 years and 1 day to 20 years. Nakahati yan eh. So, kapag may mitigating circumstance, katulad ng sumuko ka ng personal kang sumuko, o kaya naman ay umamin ka, mitigating ang bawas yun eh. Ma-appreciate. Pero kung mismong ikaw yung may-ari ng drug den, ang penalty mo, life imprisonment, hindi ma-appreciate. Kahit sumuko ka pa ng kusa at umamin ka, kahit ang dami mitigating, makumpleto mo na yung mitigating circumstance, hindi ma-appreciate yun.
So, possession, ito na tayo sa mga bitbetan, di ba? Possession of Dangerous Drugs Act, the penalty of life imprisonment to death and fine ranging 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed sa lahat ng mga tao na unless ha, authorized ka ng batas na magbitbit ng droga, shall be imposed and dangerous drugs in following countries regardless of the degree of purity thereof. Regardless kung pure bang marijuana yan, o pure bang droga yan, na morphine ba yan, o pure ba yan na cocaine, o pure ba yan na ecstasy, okay? 10 grams, pag more than 10 grams or more na opium, penalty mo, life imprisonment, ha? 10 grams ng or more ng morphine, 10 grams or more ng heroin, 10 grams or more ng cocaine, or cocaine hydrochloride. Kahit sabi mo, hindi naman pure to eh. May tawas yung iba. O kaya naman may shabu yung iba, no? Regardless of the degree of purity. Okay? Basta yung quantity. 50 grams ng ng shabu. Life imprisonment na. More than, ha? 10 grams ng marijuana resin or resin oil. Shit. Or more. 500 grams ng marijuana or more. 10 grams or more ng other dangerous drugs, ha? But not limited to ecstasy. PMA, TMA, lysergic acid, LSD, gamma, hydrosamphetamine, and those similar design or newly introduced drugs and their derivatives without having any therapeutic value. If any quantity possessed in part beyond therapeutic requirements as determined or promulgated by the board in accordance with Section 93. Kita nyo, kung ano lang yung mga naka-indicate na droga dito sa 9165, yun yung dangerous drugs. Ah. But there is an exemption kapag those similar design or newly introduced drugs as derivatives at wala naman siyang therapeutic effect. But, you know, ang daming droga, di ba? So, yeah, as long as, yeah, sabi nga sa batas, those not included should be excluded. Kung hindi ka kasama, ay dapat, kung hindi ka isinama sa 9165, ay excluded yun. Okay? Section 12, possession. Possession na ng mga parapernalia o paratos, di ba? Kaya ang klase, diba? Pagka ikaw ay nahuli ka, na nagbebenta, violation mo Section 5, Section 5, hindi na bangin si Section 5 and Section 11. Nagbebenta ka, tapos, possess, hawak mo. So, 5-11 ka. Itong 12, ang possession mo na dito, mga parapernalia na lang or Dangerous Drugs Act. Penalty mo dito, imprisonment from 6 months and 1 day to 4 years and fine of 10,000 to 50,000. Eto, bakit mahalaga itong Section 12? Dati kasi, bawal, hindi pwede ang plea bargaining, di ba? Pag sinabi mong plea bargaining, may negotiation na mag-uusap yung dalawang party, naaamin ka ng drug-related case sa mas nakapalit ng mas mababang sintensya. Dati kasi hindi pwede. Pero ngayon, dahil inilaban ng PAO at siksika na sa ano eh, siksika na sa kulungan eh, di ba? Congested area na. Basta ikaw ay small-time drug user, mas mababa pa sa mga 1 grams or mga 1.2, you can just, ano eh, plea, your bargain your plea. Aamin ka sa drug-related case, pero mas mababa ang penalty. Ito yung Section 12. So, kung ang penalty mo ay possession ka na lang, hindi na droga, pero yung mga parapernalia na lang, oo, makukulong ka, diba? Kasi may penalty ka, pero pwede ka maka-apply sa probation. Kasi ano ba probation? Probation, as long as hindi mas mataas sa 6 years, ang penalty, pwede ka mag-probation. And penalty lang dito, 6 months and 1 to 4 years eh. Pero, probation, kapag first time offender ka, okay? Kaya yung iba, kapag nanghuli sila ng less than 1 grams or mga small time lang ng mga drug users possession, pwede silang mag plea bargaining Section 12. Okay, so nagpo-probation sila, dire-report lang sila sa kanilang probation officer, di ba? Kasama pa rin nila yung pamilya nila. Section 13, possession dangerous drug act during party, di ba? Any person na may possess na dangerous drugs act during party or social gathering, so meeting o sa mga company na ikasaman 2 person ay magsasuffer ng penalty na katulad ng Section 11 regardless of their purity. So ganyan, no, kung party yan tapos ang bit-bit mo 10 grams ng o mas marami pa ng opium,
O mas marami pa sa kalahating kilo ng marijuana. Naku. Life imprisonment, diba? Possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs during parties, social gatherings, or meeting. The use of dangerous drugs act. Ito class. Dati ha, yung possession, hindi siya na-abuse, yung use, hindi siya na-abuse, yung using ng dangerous drugs act, hindi siya na-abuse ng possession. So, kung ikaw ay nagamit ka, tapos may hawak ang possession, hawak mo yung droga, dalawa yung kaso mo, section 11 to section 15. Pero ngayon kasi, absorb na siya. Na-absorb na yung usage sa possession. Kaya kung ikaw ay nagamit, tapos may possession ka, hindi ka nakakasuhan ng using. Okay? Possession na lang. Kasi absorb na siya sa bagong batas. So, ito na. Sa usage na tayo ng dangerous drugs. Ang person na mahuhuli, maaresto, na malalaman natin positive pala sa Dangerous Drugs Act, after confirmatory test, shall be imposed a penalty of 6 months rehabilitation. Rehabilitation lang, no? In the government center for the first offense. For the first offense, ha? Subject to the provision of Article 7 of this Act, if apprehended using dangerous drugs for the second time na, you shall suffer the penalty of imprisonment sa 6 years and 1 day to 12 years at may fine na 50,000 to 200,000. So, kung first time mo pala nahuli is ano ka lang nila, ilalagay ka lang sa rehabilitation center. Wait lang, ma'am. Ano po ba yung recent namin naririnig na mandatory drug testing daw sa suspect, sa ditch, sa mga employee, sa mga estudyante, at sa mga public officer. Ano na nangyari doon? Ano yun, ma'am? Huhulihin lang yung tao, tapos i-drug test na? Wait lang, no? Itong contention ng Supreme Court dyan. Ang contention ng Supreme Court with the students and the employees will remain. Agree sila na pwede magkaroon ng mandatory drug testing sa mga empleyado at sa estudyante. Bakit? Siyempre, company ka, di ba? You want to select the best employee kasi pagka mali ka na, siyempre, asset mo ang employee mo. Pag kumuha ka ng nagamit or positive ng droga, so, delikado. Delikado ang yung kumpanya. Same with the students, di ba? Kayong mga estudyante kayo, as per the SC, is required na. Nasa nga yun ang SE na talagang estudyante, subject siya sa school policy. Kasi nag-enroll ka dyan eh, diba? So, you are bound to obey the rules and regulations of the school. So, syempre, locus parentis na yun, second parent or ng mga estudyante, na kailangan din natin malaman kung sino yung mga nagtitake or hindi. So, okay, goods ang SE dyan. Paano naman yung mga suspect? Ano ba yun, ma'am? Yung mga suspect ba? Mandatory na lahat ng suspect, i-drug test natin. Ops. Supreme Court ay nag-no ang Supreme Court dyan. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede, 'di ba? Kasi it bukod sa lumalabag na 'yan sa right to privacy ng isang suspect, it is also self-incriminating in nature, 'di ba? Nai-incriminate ka na. It's already a question of self-incrimination na agad-agad 'pag may suspect, subject for drug test. Maliban na lang kapag there is also the necessity. Pero hindi lahat ng drug suspect should be subject for drug test. Ma'am, paano yung mga public official? Yung mga tumatakbo. Okay? Yung mga local official, yung mga public official. Paano yun? Ganito. Wait lang. Sa mga public official, nag-no dyan ng Supreme Court. Kasi sabi ng Supreme Court, hello, nasa constitution natin, malinaw na malinaw sino yung mga tatakbo for
public office sa national. Kasi we have national and local elections. National election, may nakalagay sino-sino yung mga, ano yung mga qualifications ng isang presidente, at least high school graduate, can able to read and write, di ba? Ano yung mga qualification ng vice presidente, di ba? Ganon. Hindi yan pwedeng palitan ng mere statute lang, ng isang batas lang na ginawa ng Congress. Kung gusto nyong palitan, nalalagay natin should be negative of drug test, is ang mangyari lang dyan, is ang natitirang pag-asa lang dyan para mangyari is for the constitutional reform, o babaguhin mo mismo yung buong constitution. But as per se, hindi pwede. Okay? Sa mga local elections, so pwede, di ba? Pero pag national election, hindi. Hindi yung requirement. Ito na, cultivation and culture of plants. Yung mga nagtatanim, di ba? Ng mga droga-droga, yung magtatanim ng mga marijuana. Tinatanim pala, no? Penalty ng life imprisonment, ha? At to death. Fine ranging of 500,000 to 10 million pesos. Magtatanim ng marijuana, opium poppy, o kahit na anong, regardless sa dami, kahit isang maliit lang yan, okay? O puno-puno na yan. As the source of dangerous drug may be manufactured, provided that this case is for medical laboratories, medical research center, cultivation, culture, marijuana, opium poppy, other plants or materials such dangerous drugs for medical experiments and research purposes, or the creation of new types of medicine, the board shall prescribe the necessary implementing guidelines for proper cultivation, culture, handling, experimentation, and disposal of such plant and material. Confiscation na ng forfeiture ng proceeds ng experiment na unlawful act. Including properties proceeds derived from illegal trafficking, dangerous drugs, and precursor of essential chemicals. Class, wait lang. Plea bargaining, diba? As general rule, diba? Hindi pwede. Pero, yeah, naano natin yan. May bago na. Pwede na po. Basta, small time lang. Dito muna tayo. Paanohin natin to pa pag gawin natin mas madali, kasi yeah, nakaka para mas madaling absorb. Section 25 is qualifying aggravating circumstance in the commission of the commission of the crime offender. Ito ay quote unquote ha, kasi wala pa namang jurisprudence na nagpapaliwanag tungkol dito. Pero those people na nag-commit ng crime under the influence of drugs is qualifying aggravating circumstance. Meaning, magko-qualify na siya into murder agad. Okay? Kung ikaw ay nakadroga tapos pumatay ka or gumawa ka ng krimen, yeah, magko-qualify siya. Kung homicide, into murder. Okay? So, next, with 26. Ito, about to sa mga police na, kasi yung mga police dapat, kung dapat may proper documentation ka kung ilan yung nakuha mong droga during operation. Babawasan mo man yan o hindi. Kapag na-violate mo itong section 27, without prejudice ha, sasampahan ka nitong kaso na to, without prejudice to the other cases fall with the revised penal code, such as malversation. Gets nyo? So, yeah, ganito. Kasi, kapag kayo, sasabit nyo yung record, or titingnan nyo yung drugs, you should have the representative galing sa DOJ, from the media, and sa harapan ng isang elective officer, siya sa barangay official, senator, basta isang public official na elective. Okay, so yun na. Kapag binawasan mo yung pag-account, violation ka na ng section 26, may kaso ka pang malversation. Okay? Tapos may kaso ka ng malversation, kunwari dinuktor mo yung report, falsification pa ng public documents. So tatlo yung kaso mo. Okay, so yan lang yung tungkol dyan sa 26. Criminal liability ng pagpaplanta ng ebidensya, no? Kunwari, police nagpaplant ng evidence or other person na nagtatanim ng ebidensya, di ba?
regardless man sa dami of purity ng droga, ay penalty ng death. Pero dahil wala tayong death, life imprisonment yan. So again, hindi indisible penalty ang life imprisonment, so wala na siyang ibababa. Kahit gaano pa ang kadaming mitigating circumstance. Yeah, tapos na tayo dyan. 27-3, may plea bargaining na tayo. Basta small-time offender. Non-applicability of the probation law for drug traffickers. Ganito, ang mga bata na nakalabag ng 9165, Republic Act 9165, is under na siya, automatic siyang mapuprobation. Maliban na lang kung siya ay kasama sa drug trafficking. Okay? Drug trafficking or human trafficking in relation with drugs. Pero, as a general rule, lahat ng mga minors, automatic yan mag-grant ng probation. Ano pa ba yun? Ano pa bang mga importante nating pag-aaralan sa drugs? Yeah, sa sale pala. Ay, ito pala, section 21 pala, hindi 26, sorry. Yung dapat representative from media, Department of Justice, and elected official. Ito. During the possession ng droga. There's a case wherein sa kaso to, actual case to, na kung saan pusher buyer, alam niyo na yung pusher buyer, 'di ba? Yung police na bibili siya kuno ng droga and then palitan sila ng pera, may pera yung police sa kunin yung droga. Yeah, bypass operation. Anong nangyari dito sa bypass operation? 'Di ba may mga signal 'yan? Parang maaga yung signal. Ang nangyari lang is hindi pa sila nagkakaabutan ng pera. Bigla nang lumusob yung mga police para hulihin yung magbebenta umano ng droga. Ang nangyari is nasa stage pa lang sila nang ipinakita ng police yung pera niya at ipinakita ng tao yung shabu. Wala pang palitan. Biglang dumating yung mga police. Hinuli. Ang contention niya, sabi niya, wala pa namang sale na nangyari. Wala pa namang sale. Kasi, kung may sale, let's go with 5. Section 5 yun eh. Kasi kung may sale, dapat may inabot na sa akin pera yung police. Wala pa eh. Diba? Yun yung contention niya. Pero as the Supreme Court says, it's just the attempted buying. Diba? We have consummated buying and attempted sale and consummated sale. Attempted sale pa lang yun kasi and na-act pa lang na magbibili pa lang ng droga. Kasi show, pinakita yun ng polis yung kanyang pera, pinakita ng magbibenta ng pusher yung kanyang droga. Wala pang abutan. So, ganito. The attempted sale, sabi ng droga, ay sabi ng Supreme Court, sige, attempted sale yan. Kasi ang consummated sale, kailangan, nagpalitan na sila ng pera, di ba? Nakuha ng pulis yung pera, ng droga, nakuha naman ng pusher yung kanyang payment. And during that time, yung nangyari sa kanya is on the stage of negotiation pa lang. Okay, so what is the implication of this? Yeah, natuloy ang kaso kasi attempted sale should be 2 degrees lower than the penalty of consummated sale. Diba? Ano bang penalty ng consummated sale, ma'am? Life imprisonment. Bakit? May 2 lower degree ba ang life imprisonment? Sige nga. Wala. Kasi that is indivisible penalty. Walang 2 degree lower than life imprisonment. So that it doesn't matter kung attempted sale yan o consummated sale yan dahil same lang sila ng penalty. So yeah ha, yun yung malinaw dun ha. There is attempted sale and consummated sale because the consummated sale is life imprisonment and as per this law, attempted sale should be 2 degree lower than the consummated sale provided na wala namang 2 degree lower sa life imprisonment then there are same penalty. Oh! Cultivation, alam na natin yan. Plea bargaining, non-applicability probational law, qualifying aggravating circumstance, attempted conspiracy,
Yan sa mga conspiracy. Yan, any attempt on conspiracy to commit a following unlawful act shall be penalized and same penalty prescribed for the commission of the act provided. Ito na yung tinutog na walang attempt, walang accomplice and accessory sa crime na sa violation ng 9165. Bakit? Alam naman natin na may principal, may accomplices, and accessory. Pero, when you commit this 9165, provided na, same-same kayo ng penalty. Walang accomplice at accessory dyan. Provided na any attempt or conspiracy to commit the following act shall be penalized the same penalty. Prescribe the commission the same as provided act. Importation ng dangerous drugs, controlled precursor, kunwari, nag-conspire lang kayo, napagplanuhan to, may attempt lang, di ba? Sale, maintenance lang din, manufacturer, cultivation, same kayo ng kaso. Okay, so walang mas lesser na penalty sa'yo, kahit sabihin pa na ikaw taga-dilig, hindi mo naman bahay yun, taga-dilig ka lang ng halaman, ng marijuana, taga-bantay ka, taga lookout ka lang. 'Di ba? Kahit mas less pa yung ginagawa mo kung compare sa kanya, same kayo ng kaso. Criminal liability ha ng pagtatanim ng droga. Death penalty or life imprisonment. Walang kung nagtanim ka ng droga, walang mas mababa pa than indivisible, hindi yan nahahating penalty. Sana may natutunan kayo ha. So, Dangerous Drugs Board or DBB. So, what is Dangerous Drugs Board? Policy making, statute formulating body, the planning and formulation of policies and programs on drug prevention and control. Under to ng Office of the President. Ang composition ng DDB is 17 members, 3 permanent, 12 ang ex-officio, and then 2 ang regular members. Ang 3 permanent member ay ina-appoint ng presidente. At isa doon ay chairman with the rank of secretary and 2 members as undersecretary. What is PDEA? So, PDEA means Philippine Drugs Enforcement Agency, ng implementing arm ng DBB. Responsable sa efficient effective law enforcement sa lahat ng provision ng Dangerous Drugs Act and the precursor in essential chemicals. Ang PDEA ay pinamumunuan ng Director General na mayroong rank ng Undersecretary and responsible siya for general appointment, administration and management of the agency ina-appointo ng Presidente ng Pilipinas. Wait. Ma'am, PDEA pa lang implementing arm ng 9165. Bakit mga polis na nanghuli? Okay. Philippine National Police, 'di ba? They can also do the implementation. But with the compliance pa rin and the assistance of PDEA. Kaya for the question is who is the implementing arm ng for the effective na enforcement ng provision ng 9165? Answer pa rin sa general is PDEA, 'di ba? At some point talaga ang PNP ay tumutulong because there are the first pillar of the criminal justice system and there are other agency that could help in the collation of the case na pwede rin nilang i-propose din sa PDEA or endorse sa PDEA or sa DOH or NBI. Diba? There's the super-headed law enforcement, PNP. The enforcement agency, ang PNP kasi. Kaya ganun. Treatment and rehabilitation approach. Pag-aasis sa mga drug abuser. Treatment. Diba? Ito yung mga medical service na nare-render sa mga client para sa effective management of physical and mental condition. Detoxification. Tinatanggal yung mga drugs sa loob ng katawan ng mga na-addict, di ba? Rehabilitation. Naku, ito yung medyo mahal. Dynamic process. Yung papasok ka sa rehabilitation center. Di ba? Magbabible kayo dun para maayos ang yung physical, emotional, psychological, para magagawa-gawa kayo dun ng mga kung ano-ano para hindi kayo naiinip. And render able to become a law-abiding productive member of the community without abusing the drugs. Treatment at rehabilitation program na in-establish sa treatment at rehabilitation center. Section 12, use ng drugs. Diba? Ang taong nahuli for the first time offender ay under lang siya ng
6-month rehabilitation. Pero may penalty na pag second time kung nahuli. Laboratory examination or test on apprehended officer. Arrested offenders. Section 38, subject to the section 15 of this act, na lahat ng taong nahuli na o naaresto na binabayad ng probation ng 9165 ay shall be subject for screening, laboratory examination or test within 24 hours. If apprehending or arresting officer has reasonable ground, ha, mayroon ka lang reasonable ground na maniwala na siya ay may physical signs or symptoms, so manifestation na siya ay under the influence ng droga. Pero hindi to mandatory, ha. Kung matino ka namang naaresto at hindi ka mandatory na iti-take ng drugs kasi it's unconstitutional as provided with AST. Pero kung may mga manifestation ka na ikaw ay nagda-drugs, diba? And it could help to the filing of the case, you may undergo for a drug testing. Voluntary submission ng drug dependence and confinement and treatment of rehabilitation. Ang isang drug dependent o anong mga tao na nakabahad ng Section 15 of this Act, may himself or herself, o sa kanyang asawa o anak or parents, guardian or relative or fourth consanguinity or affinity, apply to board of duly recognized representative for treatment, rehabilitation, drug intervention. May libre naman ito, pero may mga process. Kung mabawa, ang magulang mo, ang family mo ay gusto mo na i-submit for drug rehabilitation center, yes, may libre. Pero may mga requirements. You just have to comply with the requirements. 61, compulsory confinement of drug dependent who refuse to apply under voluntary submission program. Direct clinical services. May mga ano kasi tayo, may mga confinement naman tayo, rehabilitation center na DOH accredited, di ba? Kapag walang center na malapit sa inyo and ayaw nyo nung libre, di ba? Meron naman tayo yung kaso, syempre, subject for great cause. Yung mga accreditation drug testing laboratories natin, mga accreditation of physicians natin. Yung concept ng rehabilitations is medical, physical, mental, and moral rehabilitation. Kaya medyo mahal to kasi yung mga nag-aalaga sa kanila, yung mga pwede sila maglaro, maglibang, pagkain, gamot. May mga gamot pa kasi yan eh. Yung mga pumunta doon para mag-lecture, mga pare, mga madre, so on and so forth. Fitness program yan, mga martial arts, aerobics, yan. Mental, may mga nagtinuturoan pa sila doon, nagkaklase sila. Personal development, may mga nag-assist sa kanilang mga social workers, psychologists, mga pare, ganyan. Methods ng rehabilitation, yung psychotherapeutic method, constructed group therapy, yung sila-sila nag-uusap, diba? Family therapy, spiritual and religious means, yung mga pare, madre, follow-up and aftercare. Diba? After ng rehabilitation center, hindi pa natatapos yan dyan, diba? Kailangan nilang mag-follow-up of sa kanilang rehabilitation center for at least 18 months. Vice control. Vice, yung mga bisyo na yan, no? Bisyo na yan. Alcohol. Consider the king of all drugs. Hari ng lahat ng droga. Psychotropic drugs that affects the mood, judgment, and behavior concentration. Yung mga nalalaseng, di ba? So, two kinds ng alcohol. The methyl and the ethyl. Methyl, very poisonous to. And it's not put in the drinks because it is used in some industries. Pag ethyl, alcoholic drinks, used are made by breweries. Yung mga ethyl alcohol natin, yung mga red, green cross. Tsaka yung mga iniinom, yan, ethyl alcoholic drinks. Yung mga common alcoholic drinks, beers, I cannot relate to this, hindi kasi ako nainom, charot. Pero yan, hindi ako nainom, kaya hindi ako makarelate dito. Pero yeah, as academic consumption, beers, 2-6% na alcohol yan, di ba? Wines, 10% alcohol, champagne, hook, fortified wine, brandy, liquor contains to 10-20% alcohol. Spirits, yung mga yung mga gin, di ba? Contain 40-60% alcohol, yung mga sunog baga, di ba? Pagka ininom do, guguhit sa whiskey, brandy, rums, and gins. Types ng drinkers, may mga uri na yung mga nainom. Occasional drinkers, pag may mga okasyon lang. Frequent drinkers, yung nag-alcohol, nainom na alcohol by once, thrice, or four times a week, pag may mga parties and social affairs. Regular drinker, nainom araw-araw,
tuwing weekend. Comes with their cultural background. Ginagamit sa kanilang pagkain to enhance the flavor of the food. Alcohol dependent, yung excessive drinking na, no? Alcoholic has lost control of his use and assume alcohol as his primary goals of life. Yung mga talagang nagwawala na sa daan na pag di nakakain ng alak. Alcoholism is a stage kung saan ang person ay meron ng nahihirapan na siyang tanggalin yung habit niya ng pag-inom. And nagpapakita nito ng physical symptoms na shivers, anxiety, fear, delirium, hallucination kapag tinanggal mo yung pag-iinom sa kanya. Legal control intoxication through alcohol. Intoxication is considered. Yung mga intoxication ng alcohol na yan, ano yung implication niya sa ating batas? Or so yung criminal liability. Considers as alternative circumstance under Article 15 ng Revised Penal Code. It is a mitigating kapag ang offender ay nakakumit ng krimen in the stage ng pagkalasing. Kapag siya ay hindi naman habitual na nainom at wala naman siyang planong gumawa ng krimen na yun, otherwise, magiging aggravating to kapag ang pag-inom niya ay naging habit or intentional or subsequent to commit felony. Ano yun? Kunwari, nakapatay siya, di ba? Pero, nung pagkapatay niya, pagkapatay niya sa tao is dahil sa lasing siya. Dalawang mangyari doon. Kung lagi ba siyang nainom o hindi. Kapag hindi naman siya lagi nainom, mitigating circumstance yun, bawas yun. Pagka lagi kang nainom talaga, dagdag pa yun sa krimen mo, aggravating. PD 1612, sale or offer to sell minors liquors or beverage with alcohol content of 30% or above is punishable 6 months in 1 day to 4 year imprisonment and fine of 600 to 4,000 pesos. Yung mga tindahan nagbebenta ng, kaya nga di ba pag nabili ka alak, di ka pagbebentahan. Si makukulong ka, pati sigarilyo, di ba? Social control comes in a varied ways like education awareness, community activities, individual or group therapies. Pag busy ka naman sa pag-aaral mo, kaya naman, palasimba ka, o madami kang ginagawa, nagbabasketball ka, wala nang oras para mag-inom-inom. O mag-droga. Alcohol Anonymous. Isang organization na nag-offer sa non-professional counseling program in which both person-to-person and group relationship are emphasized. Medical control. Okay? Yung mga medical control, pusan ko yung data. Medical control, detoxification, tinatanggal mo yung toxic sa katawan, chlordiazepoxide treatment sa withdrawal syndromes, alam nyo na yun, withdrawal syndrome, disulfiram, droga to na nakaka-create na uncomfortable effects kapag ito ay sinunda ng alcohol. Para naman, ma-administer para ma-prevent ang immediate return to drinking. Hypnotism. Isang example to kapag ang person ay wield ng influence or power over another person. I believe that demon possession often occurs when a person willing submit his mind and body to the unknown forces or influence. Alcohol is absorbed in the bloodstream, sa mismong bloodstream mo, ng taong dumiinom nito. Inaabsorb sa stomach, sa intestine, at dinadala sa bloodstream, papunta sa utak. And first effect of alcohol is the loss of judgment and inhibition. Euphoria, diba? Pag nakainom kasi, iba man sumasaya, diba? Happiness, excitement, joy. Sabi nga na, pag nakainom, gumagaling sa English, tumatalino, as per studies. May mga law student, may hihilig daw uminom. Dahil nakakatalino yan. Social inhibition, conscious or subconscious avoidance of situation or social interaction. Akstasia, neurological sign consisting of lack, voluntary coordination, and muscle movements. Nausea, pisiso ka. Drowsiness, nahihilo ka, ninanto ka. Poor balance, di ka na nakapaglakad maayos. And nawalan ka na ng malay. Siyempre, alam nyo na yan, di ba? Para namang di nainom. Tabako, yung mga hit-hit buga, no? Mahal-mahal na yan ngayon. 10 pesos na. Dati piso lang yan isa eh. Ngayon, mahal-mahal na, no? Kaya, yung mga only rich can afford na lang talaga ng mga pang-sigarilyo. 3 major components ng tabako, nicotine. Important ingredient yan, di ba? Yung mga magagaling mag-sigarilyo, alam nila
kung ang sigarilyo nila ay nahalo sa iba. Diba? Nahalo sa ibang sigarilyo, iba lasa. Sasabihin ba niya, pangit yung lasa ng sigarilyo na bili mo? Arte, no? Parang mga chef, kabisado na ang lasa. Carbon monoxide, yun yung nakakalasong gas na nakaka-impair sa capacity ng blood to supply adequate amounts of oxygen sa mga organs natin. And tar, yung brownish viscous substance known as cancer-causing component of tobacco substance. Smoking. Eto na. question. After a successful entrapment operation ng PDEA, si Mr. D, isang drug pusher na inaresto noong January 15, 2019, ay nahuli in flagrante delicto, caught in the act, na nagbibenta ng mga pake-paketeng shabu, isang prohibited drug, yan sa 9165. Sa isang pusher buyer, di ba? Police yan, di ba? O isang asset. Subsequently, itong si Mr. D was frisked by the arresting officer. Pinapkapan. And ang aluminum foil, plastic lighters, and another plastic sachet ng shabu ay nakuha sa kanya. Yung items na yon ay minarkahan agad-agad pagkatapos ng kumpiska. And they were likewise inventoried and photographed at the place of the arrest. Pinikturan, in inventory. Sa prosesong yun, a media representative ay na-witness niya ang pagkandak ng marking, inventory, photograph, and size of items sa presence of Mr. D. At ito si Mr. D ay na-charge ng krimen ng illegal sale and illegal possession ng Dangerous Drugs Act. Sa depensa niya, sabi ni Mr. D, he lamented that the chain of custody procedure under Section 21, Article 2 of the Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 as amended, was not followed because only a media representative was present. Diba sabi ko nga, dapat may media representative, may representative from DOJ, and also a public elective officer. In response, the prosecution maintained that the said media representative was a very credible reporter and such, the presence of any other witness may unnecessary. Sabi ng korte. Sabi ng prosecution, di ba? Media representative was very credible na reporter. Kilalang kilala, sabi na si Jessica Soho. Kaya yung presence niya ay hindi na kailangan pa ng ibang witness. Okay na yung presence niya. Ang tanong, yung chain of custody ba sa procedure ng validity ay nakakomplied ba sa kasong to? At kung hindi, derived from the procedure, justified ba yung ginawa? Explain. So yeah, yes no? Section 21 ng Republic Act 9165 nire-required niya ang pag-size ng item na dapat in-inventory, pinikturan sa presence ng accused at kahit na anuman following his counsel, attorney, representative, elected official, and representative of National Prosecution Service or media who shall be required to sign the copies of inventory and may be given a copy thereof. Hence, the accused and the media presence were present during the inventory. Hence, the change of custody procedure was properly complied with. Tandaan yan ha, so huwag po pulis ha. So, ang nakalagay sa Section 21 and 9165 is any of the following. So, ito, another question. What is the consequence of unjustified deviation from chain of custody rule of the criminal case under against Mr. D? Explain. Under Section 21 ng paragraph 1, 9165, ang non-compliance na requirement under sa justified grounds as long as the integrity at ang integrity at value ng mga drogang nakuha ha by apprehending officer shall not render void as invalid such as seizure and custody over said item. Kaya magiging invalid at void yung mga seizure and custody na nagawa ng mga police kapag hindi ka sumunod sa requirement under justifying grounds. So yeah, thank you so much. I do hope wala na kayong questions. I will just keep on uploading video regarding with drugs. Pagsasama-samahin ko na yung mga other related cases. Yeah, see you sa susunod.